Wait, saan ngayon ang katawan ng tunay na Marian? Naisip bigla ni Adrian na itanong. Tss, yun nga hindi mahanap ng mahiwagang satellite ng computer ko, bro. Posibleng nabura na ni Black Hat. Sagot ni Thunder at uling uminom ng kape. Sandaling nag-isip ng malalim si Adrian. Itong si Black Hat, may posibilidad na may malaking ugnayan ito sa mga kalaban natin. Kilala mo ba kung sino siya? Noong nakaraang linggo, munti ko nang matrack ang location niya sa pamamagitan ng mga bakas na iniwan niya sa system ng hospital. Nahack kong system niya, ngunit mabilis ang tangina niya sa pag-block ng malwares na nilagay ko. Talagang magaling siya. Kaya as of now, ito na lang munang impormasyon na nakaalap ko. Huwag kang magalala, malapit ko na rin makilala kung sino si Black Hat. Matagal ko nang hinahanting ang buwisit na yan eh. Ah sir, excuse me po. Pinapatawag kayo ni Ma'am Nika. Sabay na raw kayong limang kumain. Lima? Sino ang isa? Takatanong ni Adrian. Sir Jairo po. Lumaki biglang butas ng ilong ni Adrian dahil sa narinig. Akala niya umalis ng alalay niya. Hinintay pa talaga siya. Makikita nito mamaya kapag inatake na naman ito ng kadaldalan. Sa loob-loob niya, tumayo si Thunder at tinapik ang balikat niya. Tara, kain na muna tayo. Kumakalam na sikmura ako. Hindi tayo nag-almusal, diretsong agahan na. Sumunod din si Adrian sa likuran ng bayaw niya papuntang dining. Pagdating nila, nakapwesto na si Nika at Z sa harap ng mesa habang si Jairo nasa panguluhang upuan na rin at prenteng nakaupo. Parang gusto niya itong batukan. Jairo, bakit ka dyan umuupo? Daig mo pa si Carl kung umupo dyan ah. Saway ni Adrian. Boss, payagan mo na ako. Hindi nga nagre-reklamong may-ari eh. Ikaw nangingialam ka. Kung naiinggit ka, palit na lang tayo. Diyan ako uupo sa tabi ni Ma'am Nika. Tapos ikaw naman dito sa inuupuan ko ngayon. Ano sa tingin mo, boss? Gumalaw ang panga ni Adrian dahil sa mahabang sagot ng alalay niya. Mukhang napapadalas na ang sagot nito sa kanya. Masyado niya yata itong na-spoiled. Mine, umupo ka na. Hayaan mo na si Jairo. Wala naman dito si Kuya Carl. Nakangiting wika ni Nika. Hindi na lang nagreklamo si Adrian at umupo na lang sa tabi ng asawa niya. Oh, asan ang upuan dito? Reklamo ni Thunder ng akmang uupo na ito sa tabi ni Adrian. Manang po niya? Sir? Nasaan ang upuan dito? Kailan pa naglalakad ang upuan natin? Reklamo ulit ni Thunder na waring nalilito. Hinanap din ng mayordoma ang upuan. Sinilipan ito sa ilalim ng mesa, ngunit wala ito doon. Hindi ko po alam, sir. Kanino nandito pa yon nung naghahanda kami ng pagkain? Paliwanag ng ginang. Bro, mamaya mo na hanapin ang upuan. Doon ka na umupo sa tabi ni Z. Doon may bakanting upuan. Sumingit sa pagsasalita si Jairo. Nagdududa ang mga tingin ni Adrian sa alalay niya habang si Thunder naman hindi maintindihan kung maaasar o matutuwa sa kaibigan. Pag mga ganitong usapan, alam na niyang ginawa nito. Umikot siya sa kabilang bahagi ng mesa at tahimik na tumabi sa upuan ni Z. Nagkunwari naman si Z na walang pakialam at walang nakita. Okay, let's pray na muna. Jairo, ikaw na mag-lead ng prayer. Wika ni Nika. Bakit ako? Alam niyo naman na hindi ako marunong magdasal. Reklamo ni Jairo. Sige na Jairo, kayo nang bahala. Huwag niyo kong sisisihin kung iba-iba na naman ang lalabas sa bunganga ko ah. Dahil sa sinabi nito, mayroong na-realize si Adrian. Son, in the name of the Father, dahil makapagsimula na si Jairo manalangin, hindi na nagawang ituloy ni Adrian ang gusto sana niyang sabihin. Gusto sana niyang patigilin ito sa pagdasal sa takot na baka kung ano-ano naman ang sasabihin nito. Dahil lahat ng nakapikit na at nagdadasal, sinimula na rin niyang pagpikit ng kanyang mga mata. Ama namin sa itaas, maraming salamat sa biyayang pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Salamat at dahil dumating ang apat na nilalang sa puntong ito ng kanilang buhay. Naaway ang espiritu ng kanilang pag-iisang katawan kagabi ay magbunga ng maraming mga anak upang lalong maghasik ng kaginhawaan dito sa sanlibutan. Sabay na nagdilat ng isang mata si Adrian at Thunder nang marinig ang panalangin ni Jairo. Gusto ng batukan ni Adrian ang alalay niya ngunit nagpipigil lang siya. Patawarin mo po sila sa kanilang mga kasalanan sa isa't isa. At sana ingatan nilang kanilang mga sarili na huwag masaktan pagdating sa pag-ibig. Gayunpaman, nagpapasalamat kami na hindi saklaw ng PhilHealth ang pagiging broken-hearted, kaya ligtas pa rin ang aming mga puso. Aray! Napatigil si Jairo sa panalangin niya nang maramdaman na mabigat na kamay na humampas sa batok niya. Boss,
Bakit? Nagtataka nitong tanong habang himas ang batok niya. Naiisip mo ba yung mga sinasabi mo? Naasar na tanong ni Adrian. Oo naman, boss. Katunayan, kayong apat nga laman ang isipan ko habang ako'y nagdarasal. Kaya yun ang mga sinasabi ko. Paliwanag nito. Pwes, hindi nakakatuwa. Mine, umupo ka nga rito. Nasa harap tayo ng pagkain. Saway ni Nika sa kanya, kaya dinaan na lang niya sa pagbuga ng hangin ang pagtaas na presyo ng dugo niya. Katatapos lang magdasal, ngunit ang dalawang Thunder at Z ay lim na palang umaatake ng sipa sa isa't isa. Muntik pang ma-out of balance ang upuan ni Thunder nang mapuruhan siya ng malakas na sipa ni Z. Mabuti na lang at mabilis siyang nakahawak sa mesa. Stop it, bago pa ako may gagawin na hindi mo magustuhan. Pabulong na wika ni Thunder sa tenga ni Z, dahilan upang tumigil to. Kasalanan mo yan, nagdadasal tayo ngunit kinakalabit mong puwet ko. Katuwiran ni Z sa pabulong din na paraan. Galit din ang boses nito, kunot noong binalingan niya si Thunder. Hindi ko kinalabit ang puwet mo, at bakit ko naman gagawin yun? Talagang gagawin mo yun dahil manyak ka, sagot ni Z. Naiinis siya sa pagpapanggap nito kaya inapakan muli niyang paa ni Thunder. Nagpipigil lang si Thunder ng galit niya dahil nahihiya siya kay Adrian. Kung dalawa lang talaga sila ngayon ng babaeng ito, siguradong makakatikim na ito sa kanya. What the heck are you thinking? Pinagsawaan ko ng dilaan kagabi ang cherry mo. Bakit pa ako mangangalabit ng puwet mo? Pabulong niyang wika sa babae. Gusto niya mas lalong asarin ito upang makaganti siya. Nagtagumpay naman siya dahil nakita niya pag-uhit ng galit sa mukha nito. Kayong dalawa, pwede niya namang ituloy yan sa loob ng silid. Kumain na muna tayo. Tumigil naman ang dalawa sa pagbabangayan na marinig ang sinabi ni Jairo. Napailing na lang si Adrian sa alala niya. Kinarir na talaga nitong pagiging head of the table dahil sila lang ang pinupo na. Ngayon nagkakaharap-harap na kayong apat. Pag-usapan natin kung kailan ang kasal. Sabay silang apat na napatingin sa gawin ni Jairo nang marinig ang sinabi nito. Si Adrian na akmang susubo na lang ng pagkain na hindi natuloy dahil sa narinig. Nakabinbin lang ang kutsara sa labi nito. Jairo, sigaw niya. Hindi na siya makatiis sa bunganga ni Jairo. Hindi ka ba marunong kumain ng tahimik lang? Si Nika imbis na maasari pumalatak ng tawa dahil sa nakitang pamumula ng mukha ng asawa niya. Natagpuan niyang cute pala ito kapag naaasar. Hindi na umimik si Jairo nang makitang galit ang boss niya. Ano bang nakain mo't nagkakaganyan ka? Nagda-drugs ka ba? Ewan ko, boss. Basta simula na uminom ako dun sa bar, naging madaldal na ako, sagot din ni Jairo. Mine, pwede bang i-check mong utak niyan? Mukhang hindi na magandang takbo eh. Baka mamaya magulat na lang ako. Lahat ng sekreto ko na idaldal na pala niya sa kalaban. Napaawang ang labi ni Jairo dahil sa narinig. May naalala siya. Shit, boss. Parang iiyak ang boses niya. Pati ang pagnguya, nakalimutan na rin niyang gawin. What is it? Tanong ni Adrian. Nagtataka siya sa alalay. Talaga bang madaldal na ako? Gusto nitong kumpirmahin. Oo, noong una okay pa. Ngayon napapadalas ka na. Nakakaasar na minsan. Pag-amin ni Adrian. Umiyak si Jairo. Boss, bago ka nagising may nakausap akong dalawang tao sa bar. Kaya lang naman ako nandoon dahil may inibistigahan ako tungkol sa flash drive na binigay mo sa akin. Inimbestigahan ko mga taong sangkot sa nangyari dahil kilala kong isa sa kanila. Hindi kaya ano? Sabay tanong ni Thunder at Adrian. Hindi kaya nilagyan nila ng drogang inumin ko? Like what drugs? Tanong ni Adrian. Like methamphetamine or scopolamine. Either dyan sa dalawa kasi pareho lang yan silang nagtitrigger na magsalitang isang tao na sobra. Sagot ni Nika. Posibleng mangyari yan, lalo na kung meron silang gustong makuha o alamin mula sa'yo. Ang scopolamine ay kilala sa tawag na Devil's Breath and usually ginagamit ng mga gang upang pasunurin kanya sa lahat ng mga ipapagawa nila sa'yo. Isa na dun ang pagsabi mo ng totoo. They also call this drug as truth serum dahil kaya niyang kontrolin ang isipan ng isang tao upang magsalita ng totoo. Tangina, ano nangyari sa'yo after yung nag-usap? Nagdududa ng tanong ni Adrian. Nag-isip si Jairo. Hindi ko na maalala, boss. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin basta pagising ko, nasa ospital na ako. Ang sabi ng mga barista nung bumalik ako sa bar na dinala raw nila ako sa ospital dahil nagkaroon daw ako ng hallucinations. Kung ano-ano raw mga pinagsasabi ko, ako lang naman daw mag-isa. After 24 hours, nakalabas din naman ako ng ospital. Jairo? Tangina, hindi kaya may nakuha na silang impormasyon sa'yo? Ikaw lang ang nakakaalam ng lahat sa akin. Kahit kay Skymont, suminghot si Jairo dahil sa pag-iyak, parang masuka siya sa kinain niya.
Paano nga kung pinagkaanulo niya ang boss niya dahil under influensya ng droga? Patawarin mo ko, boss. Hindi ko talaga alam. Wala akong naaalala. Tapusin na natin ang pagkain. Subukan kong imbestigahan agad ito. Wika ni Thunder. Gyro, I need your urine later. Subukan kong itest kung may mga naiwan pang drugs sa urine mo. Diyan natin malalaman kung anong klaseng drugs ang nilagay sa'yo. Para mas accurate, kukuha din ako ng blood samples mo. Magkasunod na tumango si Gyro bilang pagsang-ayon. Si Adrian nakapikit ang mga mata habang nakakuyom ang kamao. Halatang stress sa mukha niya. Nawala na siya ng ganang kumain. Mine, hinawakan ni Nika ang kamay ni Adrian dahilan upang magdilat ito ng mga mata. Buong pagmamahal niyang dinala sa labi ang kamay nito upang halikan. Mine, natatakot ako. Paano kung ako pang maglalalang kapahamakan na naman sa'yo? Paano kung nagpaplano na pala ng mga kalaban ko para pabagsakin ako? Mine, hindi pa natin alam kung ano ba talaga nangyayari kay Gyro. Isa pa, ngayon ko pa ba matatakot gayong marami ng pagsubok ang dumaan sa atin? Nalampasan natin noon kahit hindi tayo magkasama. Alam kong mas malalampasan natin ito dahil matibay ang pundasyon ng sumpaan at pangako natin sa isa't isa. Para sa mga anak natin, kakayanin natin to. Naiiyak na rin sagot ni Nika. Para naman maibsan ang lungkot sa mesa, si Z ang naisip pagtripan ni Thunder. Mabuti na lang hanggang nipo lang ako kagabi. Kung hindi, problema din natin ang ating mga anak kapag nagkataon. Biglang bulong ni Thunder sa tenga ni Z. Muli naman siyang nakatikim ng sipa ni Z sa ilalim ng mesa matapos niya sabihin yun. Tumigil ka, hindi mo nga kayang hubarin ang panty ko. Nangangarap ka pa ng anak? Manigas ka? Napaawang ang labi ni Thunder dahil sa ginanti din sa kanya ni Z. Nagpapahiwatig na ba na pwede na niyang hubarin ang panty nito? Pagkatapos kumain, sandali muna nilang pinag-usapan ang tungkol sa kanilang planong gawin para bukas. Kinolekta naman ni Nika ang urine at blood samples ni Gyro bago ito hinayaang umuwi. Boss, tumawag ang secretary ni Doña Norieta. Full daw ang schedule niya this week. 2 days lang daw talagang binigay niya na chance upang makausap mo siya. Pagbibigay alam ni Gyro na makapasok na siya sa loob ng isa pang sasakyan ni Adrian. Ha? Akala ko ba napapayag mo na siya? Nakakunot ang noon ni Adrian habang nakatingin kay Gyro. Pinauna niya lang si Gyro na bumalik sa opisina dahil sabay na lang sila ni Nika na aalis mamaya. Nakamot ng alalay ang ulo nito. Eh, ang sabi ng sekretarya, okay na raw tapos ngayon. Nag-text na bigla daw na nag-change mind si Mrs. Luxin. Paliwanag ni Gyro. Sumandal si Adrian sa pintuan ng kotse. Sandali muna siyang nag-iisip. Tawagan mo, biglang utos niya. Boss, nag-aalang ang wika ni Gyro. Halatang gusto niyang magreklamo. Ano naman ang sasabihin ko? Dating gawi, nakalimutan mo na bang angas mo sa loob ng 6 na taon habang nakakoma ko? Buisit, ikaw ang namamahala na lahat ng mga negosyo ko. Hindi na nagreklamo pa si Gyro. Tumalima siyang kinuha ang cellphone na tinawagan ang numero ng sekretarya ni Mrs. Luxin. This is Lema Ortiga of Luxin Jewelries. Good morning. Bungad ng babae sa kabilang linya. Good morning, Miss Ortega. Sagot ni Gyro. Ramdam niyang biglang pananahimik ng babae sa kabilang linya. Waring sinusuri kung sino siya. Hindi nagtagal nagsalita din ito. Mr. Gyro Parker, bakit ka na naman tumatawag? Hindi mo ba natanggap ang text message ko? Your message is the reason why I called. Agad na sagot ni Gyro. Tell your boss na makipagkita sa boss ko. Pumalatak ng taon na sa kabilang linya. Mr. Parker, pareho talaga kayo ng boss mo na mahirap makaintindi. Malinaw ang sinabi ko na ayaw ng boss ko na kausapin ng boss mo. Anong akala niya sa sarili niya? VIP? Siya ang may kailangan sa boss ko kaya maghintay siya kung kailan siya kakausapin ni madam. Okay, then wait for my surprise. Pagkatapos sabihin yun ay agad na niya pinatay ang tawag at binalingan ng kanyang boss. Narinig mo boss, ayaw talaga. Ngumiti si Adrian. Gaya ng sinabi mo, surprise them. Copy boss. Pinaandar na nito ang makina ng kotse nang muli na namang magsalita si Adrian. Try to recall kung anong nangyari sa bar. Kailangang maalala mo kung may sinabi kang sekreto sa mga kalaban and also check if there's unusual things happening in Skymont. Magkasunod ang tumango si Gyro. Tila hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala ang reaksyon ng mukha nito dahil sa nangyari. Alam ni Adrian na nakaramdam ng guilt ang alalay niya dahil nabawasan ng kadaldalan kahit paano. Bumalik siya sa loob ng mansyon matapos umalis ni Gyro. Nagtataka siya kung bakit papasok pa lang siya ng silid, nakarinig na siya ng mga masasayang halakhak ng asawa niya.
Nilapitan niya upang malaman kung sinong kausap ito sa harapan ng laptop nito. Mami, alam mo bang nakakatawa? Nag-away kaming dalawa dahil kuya. Nagbibida siya ng kaibigan niya babae. Siyempre ako hindi rin magpapatalo sa kanya, kaya binida ko rin yung kaibigan kong lalaki. Pareho pa namin tinawagan ng mga kaibigan namin. Yung pala kami lang din pala yun. Siya palang kaibigan ko si Joshua. Muling humgalpak ng tawa si Nika. Kahit siya natatawa sa destiny ng dalawang anak niya. Hindi pa man sila nagkakabalikan ni Adrian. Tinadhana na palang magkita ang dalawa. Daddy! Sabay na sigaw ng dalawang bata nang mapansin ng kanilang ama sa likuran ni Nika. Mine! Napapikit si Nika nang silin siya ni Adrian ng mainit na halik sa kanyang noo. Mga anak, kamusta na kayo dyan? Masayang wika ni Adrian at upo na rin sa tabi ni Nika habang inaakbayan ito. Nakita niya magkahalong saya at lungkot sa mukha ng dalawa. Daddy, we miss you both ni Mami. Kailan kayo uuwi? Si Charmel ang nagtanong. Nagkatinginan silang dalawa ni Nika. Ah, mga anak, tatapusin lang namin ang dapat naming tapusin ng daddy mo at sabi na kaming uuwi dyan. Wika ni Nika. Sana pagbalik niyo may kapatid na ulit kami. Ang boring ni kuya. Bakit ikaw lang ba? Ang boring mo din. Gusto mo lagi na lang maglaro ng Barbie? Katwiran ng kapatid. Daddy, tingnan mo si kuya. Napaka-KJ talaga. Dapat kung bigyan niyo kami ng kapatid, babae na lang. Mami, ang lalaki lang akin para may kasama kong maglaro ng baril-barilan. Sumingit din si Lexus. Tuwang-tuwa naman si Adrian sa mga anak niya. Huwag kayong mag-alala anak. Dadagdagan namin na 3+ ang kapatid niyo. Mabilis siyang siniko ni Mika. Talaga, Dad? Yay! Tuwang-tuwa ang dalawa. Anong pinagsasabi mo sa mga anak mo? Reklamo ni Nika nang binalingan si Adrian. Sinasabi ko lang natutuparin natin ang hiling nila. Ngayon sila humili sa akin, hindi ko pa ba ibibigay? At paano ka naman nakakasiguro na magkakaroon tayo ng anak na triplets? Try and try, syempre. Sagot ni Adrian dahilan upang lihim siyang kinurot ni Nika sa tagiliran. Pumalatak na siya ng tawa dahil sa pumumula nito. Mga anak, wala ba dyan ang daddy car nyo? Tanong ni Adrian na napansing wala si Carl sa video call ng mga ito. Nasa office na dad, nandito kami ni Kuya Lexus sa silid ko, sagot ni Charmel. Daddy, nasan si Yaya Alice? I already missed her, sumingit si Lexus sa kapatid niya. You missed your Yaya Alice? Don't worry son, ipapadala ko siya dyan. Nasa bahay siya, namimiss ka rin niya. Parang iiyak ang mukha ng panganay niya dahil sa kanyang sinabi. Kaya lang baka guguluhin na naman siya ni Mami Nicole at saka pa lang nila naalala na hindi pala alam ni Lexus kung ano ang ginawa ni Nika sa babaeng yun. Don't worry son, hindi na kayo guguluhin pa ni Nicole. Nicole, who is she? Tanong na inosenteng si Charmel. Naku mga anak, marami pang gagawin si Mami at Daddy. Mamaya na ulit tayo mag-usap. Bye, we love you. Putol ni Nika sa kanilang usapan. Naging matanong na kasi ang mga anak niya, lalo na si Charmel. Gusto niya panatilihin na walang alam ang mga ito sa kanilang problema. Love you too, Mommy and Daddy, sagot naman ng dalawa bago patayin ang kanilang koneksyon. Binalingan ni Nika ang asawang nakangisi. Inirapan niya ito. Puro ka talaga kalokohan. Nga pala, pinadala ko ng blood and urine sample ni Jairo sa medical lab. Nakausap ko ng kaibigan kong doctor after that and, inulit ni Adrian ang huling sinabi ni Nika nang makita ang tumigil ito sa pagsasalita. And positive na nilagyan ng drogang scopolamine ang inumin niya. Pagkumpirma nito. Shit, tangin na Jairo. Bakit hindi siya nag-iingat? Usal ni Adrian habang sabunot ang buhok. Si Kuya Thunder, iniimbestigahan pa ngayon kung anong totoong nangyari kay Jairo sa bar. Ngunit feeling ko, mahirapan siya dahil may tampered ng oras sa CCTV footage ng bar. Nang ihak niya to. Ilang sandali pa tumawag si Jairo. Boss, naipadala ko ng sorpresa kay Mrs. Luxin. Good, pupunta na kami dyan. Hintayin mo kami. Dyan na lang tayo mag-usap. Pinatay niya ng tawag at binalingan ng asawa. We need to double time. Hinawakan niyang kamay nito't sabay na tinungong banyo. Double time, gumawa ng triplets. Dagdag niya rito, dahilan upang batukan siya ni Nika. Adrian, umayos ka. Marami pa tayong problema. Nagsawa ka na kagabi ah. Hindi talaga ako magsasawa, mahal ko. Pero sige, pagbibigyan kita ngayon. Basta doon ka na umuwi sa bahay na pinatayo ko para sa'yo. Kinalikan niya ng mainit na halik ang labi ng asawa na tinugon din ito. Samantalang sa opisina ni Mrs. Luxin,
Nagtataka si Lema nang makitang delivery boy na may hawak na katamtamang laki ng balikbayan box. Hep, 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 sandali, ano yan? Sabay turo sa balikbayan box na hawak ng delivery boy. Tumigil naman ang delivery boy sa paglalakad. Delivery po para kay Doña Loxine. Inosente sagot ng delivery boy. Delivery? Saan galing? Wala namang sinabi si madam na may paparating siyang package. Takang tanong ni Lema. Nagkakamot ng ulong delivery boy. Nasa card naman po yata ma'am ang pangalan ng sender. Akin ang card. Hinablot niyang card mula sa delivery boy at binasa to. Happy anniversary darling. Itong nakasulat ngunit walang sender name. Tiningnan niya ng makahulugan tingin ang delivery boy bago binalik ang card sa kamay nito. Hindi naman siya nagdududa dahil sulat kami naman ito ng lalaking boss niya. Nasa loob si madam. Binuksan niya ang pintuan dahil hindi na magawang magbukas ng delivery. Puno ng kamay nito ng punpun ng bulaklak at ang bigat ng balikbayan box. Pumasok na rin ang delivery boy. Kunot noong umangat ng mukha ng donya. Ma'am, delivery po. Lema? Sigaw ng donya kaya agad namang pumasok sa Lema. Madam, tawag niyo po ako? Tingnan mo nga kung ano yan. Nasa box ang tinuturo ng mga mata nito. Ah ma'am, pirma po muna kayo dito bago niyo buksan. Patunay na tinanggap niyo po yung items. Nilapag ng delivery boy ang mga dala nito sa couch at kinuha ang dokumento. Pirmahan mo, utos ng donya sa sekretarya. Tumalima naman sa Lema. Sige po ma'am. Aalis na ako, maraming salamat po. Lumabas na ito ng delivery boy matapos ibalik sa kanyang pinirmahan ni Lema. Lema, kanino galing? Tanong ng donya. Mukhang kay Sir Nelson ma'am. Binigay ni Lema ang card sa donya na waring kinikilig. Ang sweet ni sir. Binigay rin niyang fresh flowers at tinanggap naman ng donya. Mabilis na binuksan na Lema ang balikbayan box. Hindi naman nakatiis ang donya na hindi tumingin kaya lumapit din siya sa box at nagabang ng laman ito. Sabay nilang sigaw na dalawa at nagkayakapan pa nang makitang pugot na ulo sa loob ng box. Puno ng dugo ang ulo't dilat pang mga mata nito. Mabilis namang pumasok ang mga bodyguard ng donya mula sa labas. May ulo! May dugo! Umiiyak na wika ng donya sa mga bodyguard nito. Sabay turo sa box. Pautal-utal ng boses nito sa sobrang takot. Mabilis naman na tiningnan ng mga gwardiya ang laman ng box. Bakas din ang takot at pagkasindak ang kanilang mukha dahil sa nakita. Ilabas niyong mga yan, sigaw ni Doña Norieta sa mga bodyguard niya. Agad namang kinuha ng mga bodyguard ang box na may laman na pugot na ulo. Pati mga to, itapon niyo na rin! Galit na hinagis ng Doña ang punpun ng mga bulaklak sa loob ng box. Namumutla pa rin ang mukha nito sa sobrang takot. Nakahanda nang ilabas ng mga bodyguard ang box nang biglang magsalita si Raul, ang personal bodyguard ng Doña na talagang pinagkakatiwalaan nilang mag-asawa. Sandali, pigil ito sa mga tauhan niya. Agad din naman tumigil ang mga tauhan nito tuwaring nagtataka habang nakatingin kay Raul. Lumapit pa ito lalo sa box at kinuha ang pugot na ulo sa loob. Raul, anong ginagawa mo? Nakita mo na nga natatakot si madam, hindi ba? Saway ni Lema habang yakap pa rin ang nanginginig na braso ng donya upang hindi matumba. Ngunit patuloy si Raul sa pagtitig sa pugot na ulo. Hindi ito totoong ulo, biglang sabi nito. Anong hindi totoong ulo? Anong tingin mo dyan, kamay? Inis na sagot ni Lema. Dahilan upang tawanan ng mga tauhan nito si Raul. Shut up! Galit na binaling ni Raul ang atensyon sa mga tauhan ng kanyang mga nanlilisik na mga mata dahilan upang tumahimik ang mga ito. Muling tong tinas ang ulo tinarap sa donya. Madam, peke ang ulong ito na ipinadala sa inyo. Tingnan niyo, isa lang tong ulo ng manikin na pinahiran ng dugo ng hayop. Paliwanag ni Raul. What? Ang kaninang namumutlang mukha ng donya ay napalitan ng pamumula dahil sa biglang pagtaas ng presyo ng kanyang dugo. Akmang kukunin na niya ang ulo sa kamay ng bodyguard na marinig nilang magsalita ito. Nagustuhan mo bang sorpresa ko, madam? Peke lang pala yan. Kapag hindi ka nakipagkita sa boss ko sa loob ng isang oras, pugot na ulo ng anak mong ipapadala ko sa'yo. Huwag mong maliitin ang kakayahan ng isang Adrian de Villa. See you in LA Grand Cafe. Nalilisik ang mga mata ni Doña Norieta sa sobrang galit. Ano tong nangyayari? Bakit imbis na siyang magpapahirap kay Adrian, siya pa itong unti-unting pinapatay sa sobrang kaba? Hindi siya katulad sa puso ng asawa niya na matibay. Atakihin talaga siya sa puso kapag nagpatuloy ang ganito. Hindi niyo na kailangan pumunta, madam, suwestiyon ni Raul habang tinatanggal ang batarya nakita niya sa loob ng pugot na ulo. Naguguluhan ng donya, nalalambot ang tuhod niya na umupo sa couch. Tawagan mo si Nelson, mahinang sabi niya kay Lema. Hindi pwedeng may mangyari sa anak niya.
Agad naman itong tumalima at nagdial ng number ng lalaking boss. Tawagan mong anak ko kung nasan siya ngayon. Sabihin mo huwag aalis ng lugar niya hanggat hindi ako dumadating. Utos rin niya kay Raul. Agad naman itong intusan ng mga tauhan upang puntahan ang senyorita nila. Hello? Boses ng dominanteng boss ang marinig sa kabilang linya nang tumawag sa Lema. Mabuti at tumawag ka. Nasaan ang madam mo? Kakausapin ko. Nagtatakang mga mata ni Lema na tumingin sa kanyang babaeng boss. Nagtataka siya kung bakit parang galit ang among lalaki. Gayunpaman, pinili pa rin niyang ibigay ang telepono sa Donya. Ma'am, gusto po kayong kausapin ni Sir. Kinuha naman ng Donya ang telepono. Ngunit paglapat nito sa tenga niya, isang bulyaw mula sa kabilang linyang kanyang narinig. Buisit ka! Ikaw na nga itong nilalambing, ikaw pa may ganang magalit? Kunot ang noon ng Donya dahil sa narinig. Nelson, ano bang pinagsasabi mo? Akala ko tumawag ka sa akin dahil nakarating na sa iyo ang... Nakarating na! Agad na sagot nito na sumisigaw pa. Hindi man lang pinatapos magsalita ang asawa. Natanggap ko nang binalik mo ng pinadala ko? Nakakasira ka ng araw ko eh. Ang ganda ng modo ko noong pinadala ko ito sa iyo tapos binabalik mo lang? Hindi mo ba alam kung anong effort ko nito para lang isurprise ka sa anniversary natin? Ha? Ano yun? Nalilitong sagot ng Donya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa pinaparatang ni Nelson sa kanya. Nelson, alam mo hindi talaga kita maintindihan. Iba naman kasi ang ibig kong sabihin nakarating sa iyo eh. Nagalit naman talaga ako sa iyo kanina dahil akala ko ikaw ang nagpadala sa akin ng balikbayan box na may laman ng pugot na ulo. Sulat kamay mo nakalagay sa sender ng card na yun. What the? Hindi natuloy ni Nelson ang pagmumura niya sana nang maisip na baka binaliktad lang siya ng asawa. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon, Norieta. Plano mo pang gumawa-gawa ng kwento para lang pagtakpan ang ginawa mo? My goodness, Nelson! Alam mo ba kung anong sitwasyon ko ngayon? Halos mamatay na ako sa sobrang takot dahil sa pugot na ulo. Talagang may nagpadala sa akin. Akala ko nung una ikaw yun. Ngunit hindi pala dahil nakumpirma ko nang galing sa kampo ni Adrian de Villa. Tuloy-tuloy na paliwanag ng Donya. Sandaling katahimikan ang namayani sa dalawa. Nagbugan ng hangin si Nelson. Adrian de Villa? Usan nito sa kabilang linya. Kahit mahina ang boses nito, mahalata pa rin ang galit sa tonong pananalita nito. Kung ganun, gumaganti na siya ngayon sa ginawa kong pag-ambush sa kumpanya niya. Wika nito sa nagingit-ngit na boses. Hindi lang yan. Gusto niya makipagkita ako sa kanya. Pangalawang beses na niyang kinakansel ang meeting namin at ngayon na hindi ko pinaunlakan ang imbitasyon niya. Itong napapala ko. May side din palang utak ng Adrian de Villa na yan. Hari ng kadominantihan. Umuusok ang ilong ng Donya habang nagsasalita. Pumunta ka, makipagkita ka sa kanya. Ano? Sigurado ka bang itong solusyon, Nelson? What if may ibang plano siya at binabalak na masama sa akin? Wala siyang gagawin sa'yo. Ipapadala kong maraming tauhan, hindi ka niya magagalaw. At sino naman ang mga tauhan mong ipapadala mo? Ang nanggaling na naman sa Pirates Gang? Ibabalandra mong organisasyon mo sa publiko sa katalika na sinag na araw? Halatang pagkadisgusto ng Donya sa desisyon ng asawa. Ano bang pinag-aalala mo? Nakalimutan mo na bang isa akong ex-brigadier? General ng malaking bansa? Hindi na ako nakalimot, Nelson, ngunit baka ikaw nakalimot na meron ng ex-brigadier general na titulo mo? Tumayo ng Donya tumarap sa malaking fiberglass wall na kanyang opisina habang hawak pa rin ang telepono sa tenga. Norieta, kahit ex-brigadier na ako, marami pa rin akong tauhan sa serbisyong lihim pa rin nakikipag-ugnayan sa akin. Marami pa rin akong koneksyon sa itaas. Ha! Koneksyon mo sa itaas na hindi mo naman malapitan ang patalsikin ka na ng bagong commander general nyo. Nanunuyang wika ng Donya. Nagbuga ng hangin sa Nelson tanda ng pagsuko. Pwede ba, Norieta? Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Wala na akong pakialam kung sino man ang bagong commander general ngayon. Hindi ko siya kilala at hindi niya rin ako kilala. Kaya wala siyang magagawa sa laban natin kay Adrian. Kakausapin ko ngayon si Colonel Argente. Meron siyang brigade-sized units na hawak hanggang 5,000 soldiers. Kahit 1,000 soldiers lang ang hingiin ko sa kanya, papayag yun. Sigurado ka bang hindi kanya kilala? Paano kanya pinatalsik kung hindi kanya nakilala at ang mga masamang gawain mo? Hindi pa rin tumigil ang Donya sa paghalungkat sa isyu ng asawa niya. Codename lang ang kilala ng pangalan namin. Lahat kami sa serbisyo hindi pa nakita kung sinong bagong 7-star general na tinatawag nilang Dwight. Ang alam ko nang galing siya sa kabilang brigade. Ngunit hindi sinabi kung anong real name niya dahil malaking protection sa kanya ng presidente. Hindi kayang i-identify na sino mang hacker ang identity ng Commander Dwight na yan. Teka, bakit ba ako nagpapaliwanag pa sa mga ganitong bagay?
Lintik, kung ayaw mong sundin ang sinasabi ko, kumilos ka mag-isa mo. Akmang papatay na nitong koneksyon ng pigilan ng asawa. Sandali, oo na, sige na. Binigyan lang ako ng isang oras ng kampo ni Adrian de Villa upang makapagkita sa kanila. Bilisan mo na dahil pupuntahan ko pang anak natin. Mga tauhan lang ipapadala ko dahil meron pa akong meeting kay Major tungkol sa negosyo namin. Pagbibigay alam ni Nelson. Okay, sige, aalis na kami ngayon. Paalam na rin ang Donya nang makitang sumenya si Raul na kausap na itong anak na si Marian. Hello anak, saan ka ngayon? Puno ng pag-aalala na tanong ng Donya. Si Audrey na sa kabilang linya tumataas ang kilay dahil sa narinig. Muli niyang iniensayo ang boses bilang Marian Loxin. Hi ma'am, nandito ako sa set para sa bagong shows ko. Why? Saan? Nasa Buena Vista Heights ka ba? Pupuntahan kita dyan. Huwag kang umalis hanggat hindi ako dumadating. Baka makita ka ng mga tauhan ni Adrian. Namutla ang labi ni Audrey dahil sa narinig na pangalan. Ang pangalan na laging laman ng bangungot niya sa tuwing gabi. Pangalan ni Adrian at Monica. Kailangan niya ng dobling ingat dahil hindi pa niya nakukuha ang pamilya niya kay Cornelia. Nagsisimula pala siya sa mga plano niya. Yes, ma'am. Hihintayin kita dito. Kinakabahan na rin niyang sagot. Kailangan na muna niya makipagtulungan sa mga Loxin dahil protektado siya ng mga ito. Matapos siyang kausapin ang Donya ay agad na rin niyang binalik ang telepono sa kanyang personal bodyguard ni inasay ng kunwaring Daddy Nelson niya. Nahulog na siya sa malalim na pag-iisip. Kailangan niya makaisip ng paraan kung paano mapapadali ang pagkuha sa pamilya niya mula sa kamay ni Cornelia at Mariano. Ano kayang mangyayari sa gagawin pakipagkita ni na Monica at Adrian kay Mrs. Loxin? Mabawi kaya ni Adrian ang kumpanyang kinuha ni Nicole gamit ang mukha ni Marian? Malaman na kaya ni Mrs. Loxin na impostor ang babaeng nagpakilalang anak niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.